Magsitayo na po ang lahat. Sa lahat ng panahon, magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang daigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Hinihiling ko po ang inyong taimtim na mga panalangin. Nasa ikalawang misang pagnonobinaryo po tayo para sa ating patron, San Juan Bautista. At unang pagnonobinaryo, paghahanda para sa dakilang kapistahan, kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayo po'y mga deboto. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kung hindi ikaw ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan. Sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan kami, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon, naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy na ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila sa paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog ng Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid.
Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamanan niyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang iningi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuhan, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi, hindi mo kakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagit na sa kanila ang isang karawahing apoy na hila ang mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't nagpasigaw siya, "Ama ko, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog ng Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Saan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapan. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Puon ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Iyong kinakalinga at iniingatan mo laban sa adika ng masamang tao. Dinala sa ligtas ng dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang, may tiwala sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitan tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti,
Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ikapaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa sinagoga at mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo yung pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi nakakakita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos ka upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Pinabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya ng Poong Jesus Nazareno. Ang ating mga pagbasa, maging gabay upang pagsunod ng kalooban ng Panginoon sa araw-araw na buhay. Pangalawang aklat ng mga hari, at ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Gabayan, patnubayan tayo. Sa ating unang pagbasa, sinusundan natin ang propetang si Elias. At tapos na. Magwawakas na, wakas na. Matagumpay nga ang dulo. Sapagkat iniakyat siya sa langit, mga karwahe ng apoy. Oo. Maluwalhati ito si Elias. Ito yung larawan natin sa propeta Elias. Umakyat siya sa langit. Nakasakay karwahe, chariots of fire. Karwahe ng apoy. Magbalik tanaw po tayo. Una si propeta Elias. Nagdadasal ng taimtim. Kilala niya ang Diyos. Ang Diyos hindi nasa malakas na hangin. Ang Diyos hindi sa lindol. Ang Diyos hindi sa nakasusunog na apoy. Pabulong na tinig. Tinakpan niya ang kanyang balabal. Nandiyan ang Diyos. Kilala niya ang Diyos, ang presensya. Kilala ang Diyos. Pangalawa, siya'y nanindigan sa tunay na Diyos. Maraming mga propeta ni Baal, napakadami nila. Ngunit huwad ang kanilang nire-representa. Si Elias sa bundok ng Carmen, binasa nila ng tubig yung alay ni Elias. Ngunit dumating ang apoy sa handog ni Elias. Yung balo sa Sarepta, yung kanya anak, wala na silang pagkain. Taggutom noon, tagtuyot noon. Ngunit nagbigay sila kay Elias. At sagana, siklik, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng Diyos sa mga nagbibigay sa mensahero ng Diyos. At binibigyan buod ko po. Yung mga, yun, mababang tao yun, yung balo ng Sarepta. Yung makapangyarihan, si
Ahab at ang malditang si Jezebel. Yan. Baka nila na nga yung kaharian? Gusto bang kunin yung lupa ng ordinaryong tao? Justisya sosyal. Justisya sosyal. Justisyang panlipunan. Katarungang panlipunan. Yan. Para sa mga mahihirap. At ito po, pasensya po, binibigyan ko po ng buod. Meron na pong kahalili si Elias, si Eliseo. Naging tapat po si Elias sa kanyang tungkulin. Dumako naman po tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagbibigay ng abuloy o limos. Pagdarasal, pag-aayuno, marami tayong mga gawain. Nobina, rosaryo, misa, paluhod-luhod tayo, pataas-taas ng kamay. Sana po wag po itong pakitang tao. O kaya gusto mo na believe sila sa'yo na ginagawa mo yun. Humahanga sila sa'yo. O ha, picturean mo ako ha, tumataas ng kamay ha, picture, picture ha. O lumuluhod ha, video mo ako ha, video ha. Maganda yung kuha. Sana po hindi ganoon. Ang kaugnayan natin, hindi, ang attention hindi ibang tao. Yung likes ngayon kasi, oh, mari, marami kong likes. 20 likes ako, ikaw, 5. Yun ba yung habol natin? Ang punto, mga kapatid, kaya nandito tayo sa Kanya. Sincero ka ba? Tunay ka ba? Totoo ka ba? Alam ng Diyos ngayon. Ngayon, alam. Hindi natin matatago yan. Ha? Malayo ka ba sa Panginoon? Malamig ba yan ang relasyon nyo? O, estranghero, may alam ka ba sa Diyos? Ha? Oh, sana ito. Matalik tayong kaibigan ng Diyos. Sa hirap, 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 at konting ginhawa, at luwalhati, at liwanag, at galak sa buhay. Kasama natin ang Diyos. May kwento tayo kasama ang Diyos. At higit sa lahat, pagmamahal. Alam ng Diyos kung mahal natin siya. Matamis. Matamis ka bang magmahal? Mapaglikha ka ba? Ang iniisip mo ba? Paano ko ba mapapaligaya ang Diyos? Ayun lang po ha. Huwag naman yung pariseo, yung panlabas, ka-ek-ekan, palamuti. Sana po hindi yon. Peke, huwad, plastic, hipokrito, pariseo. Sana po yun din. Kung hindi, autentiko, tunay, totoo, wagas, dalisay, inosente, puro ang ating alay sa Kanya. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo, at ni San Jose, at ni San Juan Bautista, nagnonobinary po tayo, nawa po ay taimtim tayong hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Tugon po natin, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway isaloob ang gawain
at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod ng pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao naway masihan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan at patungo sa iyo. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos. Nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo. Manalangin kayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan. Ating dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkalo mo kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangirihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklola, saklolo, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami iadya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maparad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa trono, kanyang alay sambayin.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpahiwating na iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan iyong kan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala ng mga pangako sa binyag na kung ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, iluluwalhati ka namin.